hindi ikaw ang pinuno ng SB19, sino sa mga kagrupo mo ang feeling mong pwede maging leader? Ako personally, sa grupo naman po kasi namin, hindi kami nagbotohan kung sino magiging leader. Yung pinaka-mentor po naman yung nagsabi kung sino magiging leader. And ako personally, ayoko po talaga maging leader kasi mahirap mag-handle ng members. Pero natutunan ko lang po siya dun sa journey namin ng SB19. So I think sa SB19, kahit sino po yung maging leader, I think okay po sa kanila. Kasi yun naman po yun eh. Parang yung journey ng pagiging leader, kailangan mong intindihin yung mga miyembro mo. Kailangan mong alamin kung ano yung personality nila, kung paano sila natututo. So I guess lahat sila pwedeng maging leader and matututunan nila along the way kung ano yung, kung paano asikasuhin or kung paano yung gagawin or kung paano yung approach sa bawat member nila. Yung, and I guess dahil magkasama na rin kayo ng medyo mahabang panahon na, alam nyo na rin yung ugali ng isa't isa, no? And the working relationship. So masasabi ko po talaga nung una, palagi kami nag-aaway, maraming ano, pagtatalo. Pero habang tumatagal, syempre po, mas naiintindihan namin yung bawat isa. So natututunan namin kung paano kumilos as a team. Dahil lahat kayo gusto nyong mapaganda, no? Yung inyong mga performance. You are a young CEO. Sa pagiging CEO, ano ang lesson na natutunan mo? Sa business side of things, well, as SB19 member, ganun na rin po kasi yung pag-iisip namin. Parang, we think about our artistry, pero at the same time, we think about the business side as well. Kasi, syempre, di ba, yung art naman, kailangan mo pa rin kumita para mapagpatuloy mo kung ano man yung ginagawa mo. So, sa business side, yun din po yung iniuna namin. Actually, sa 1Z Entertainment, ang pinakamahalaga po talaga sa amin is yung collaborative work. It's one of our foundations. So, yung talagang pag-collate ng mga ideas and pakikinig sa bawat isa, talagang pinapractice po namin siya. But at the same time, we have our experts pagdating po sa kung paano aaralin yung market. Parang sa ganon, merong synergy between yung art and the business para maibenta ng maayos, para mag-work ng maayos kung alam man yung hinahatid namin sa mga tao. So, yun. Was it something na from the start, may idea na kayo? O as you went along na lang, dun yun na lang na-realize na, ay, hindi lang to puro performance. Kailangan talaga may, you know, may mahahandle rin namin yung business side of things. Yan, ang masasabi ko po dyan, as we go along the way, yun po talaga. Parang experience talaga is the best teacher. Kasi nung una, iniisip lang namin, okay, gawa tayong ganito. Is it feasible? Is it something practical na maglalabas tayo ng ganito kalaking pera? Sometimes, talagang, hindi pala sometimes, always, winuwingin namin kung ano yung mga options namin. Is this path worth it? Or is this parang, it will incur as expenses lang na walang masyadong balik? So, merong mga high risk, merong mga yung high reward, mga ganyan. So, kami po palagi, kailangan balance eh. Pero sometimes, meron kaming mga vision na gusto namin talaga gawin. Kahit na hindi namin ina-expect na may babalik sa amin, ginagawa namin siya. Kasi gusto namin yung ginagawa namin. At the same time, parang it's pushing boundaries eh. Parang it's something na kailangan namin itatry para nang sa ganun, merong papuntahan, parang ganun po. At para balance. Apo, apo. Pablo, ano yung mga ginagawa mo noon na hindi mo na nagagawa ngayon? Ako, madami po. Ano yung mga nami-miss mong gawin? Kasi syempre, ngayon, masyado na kayong agaw pansin na masyado eh. Ako po kasi mahilig ako lumabas mag-isa. So, before, lagi po ako nanonood ng movie mag-isa, ganyan. Ngayon, nagagawa ko po siya, pero kailangan talagang tagong-tago ka, tas piling-pili yung oras. Kasi po, mahirap sa amin eh, kapag nakita ka na, parela sa'yo may nakakita sa aming fan, kapag nagpunta sa'yo yun, parang may makakita sa'yo na iba. So, mag-gather na sila. And one of the things na hindi ko po, parang uncomfortable yung nagka-cause ng commotion or nakakaabala sa ibang tao. So, talagang parang undercover, like hoodie, ganyan, tapos cap, tapos mask, ganyan po. Talaga, nagagawa mo pa siya ngayon, ha? Opo, opo. Saan ka tumatambay, Pablo? sa mga mall po na hindi pa siya masyadong matao. Well, that's good. Parang kailangan ko po siya eh. Kasi sa work, parang nakaka-drain talaga eh. Sobrang stressful eh. Sometimes you need to unwind. And also, inspiration. Kung baga, yung movies, yung mga music, makikinig ka ng music, manonood ng movie, inspiration din po. At saka iba rin yung feeling na ino-observe mo, no? Yung mga tao na parang, okay, ganito pala ang gusto nila ngayon, di ba?
ano ang favorite movie mo or favorite actor? Marami po akong favorite actors. Pero siguro sa Pilipinas, gusto kong acting ni Sir John Lloyd. Ayan. Tapos, siguro yung movie. Ang dami ko pong favorite movies eh. Siguro yung mga recent na pinanood ko lang, siguro yung One More Chance ulit. Oh, meron po ano, Play C, One More Chance. So, napanood ko siya ulit. Pero, syempre, na-reminisce ko yung mga lumang movie. Si Popoy, tsaka si Basha. Si Basha, tsaka si Popoy. Ano ang genre ba na mas gusto mong panoorin? Ay, iba-iba po eh. Minsan gusto ko suspense, minsan horror, minsan gusto ko talaga yung talaga action. Pero, siguro na-enjoy ko ngayon yung parang medieval po na type. Yung parang mga periodic, war. Periodic, ano. Familiar po ko sa Game of Thrones, mga... House of the Dragon. House of the Dragon. Opo. What is one thing people would be surprised to know about you? Siguro po makulit ako. Hindi kasi... Kasi kulit ni Stel? Tingnan po natin, malalaman nila. Lalabanan ko si Stel. Pero po kasi, ang impression talaga sa akin ng mga tao, parang seryoso. Yes, parang hindi ako yung parang natatakot daw sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun yung impression mysterious nila. Opo, parang, sabi ko, ganun ba ako? Kasi pag magkakasama kami ng SB19, ang kukulit naman namin, lagi kami nag... Siguro yung mga close sa akin, alam nila na ganun yung... Ganun naman ako, very... paano ba masasabi? Makulit din ako, malaro din ako. Pero yung ibang tao na hindi pa ako nakikilala, ang impression nila talaga, seryoso, ganyan, nakakatakot, stricto. Pero malalaman natin, di ba? This October, in celebration of Filipino-American History Month, GMA Pinoy TV features only the best. Ang pag-ibig ay nagbabago ngayon. Paano kung sa pagkilala ng pabago-bagong wangis ng pag-ibig, itong ating mga puso'y mapagod? Okay ako. Ano ba ang pole vault para sa akin? Do I really want to risk my future for this? What does it mean to be an Olympian? My Mother, My Story. Plastic is forever, pero ang problema, forever din ba dapat? Isang lumalalang krisis. Beato Maraglio Specials. Ako si Rambo Agapito. At ako, ang bata niyo. Bata natin to! Bata natin to! Forever Young. Julie X. Tell, ang ating tinig. Suto, kampas. Para impyerno. Isa lang ito dun sa mga lugar kung saan niya ginagawa yung pang-aabuso. Secret Slaves, a Jessica Soho special report on human trafficking. Only the biggest programs. Nasaan ang iyo Amerikano, Ama? Alam kong magkapatid kayo. No one will know that you're here. Not even your wife. Never be enough for you dahil si Lilith lang naman yung importante sa'yo. Ngayon na wala na si Tito Tony, hindi tayo pamilya. Kaya, magkanya-kanya. And only the favorites of Global Pinoys. Ang sektor ng pangisda ang isa sa may tinuturing na pinakamahirap sa ating lipunan. Itinuring daw na pamilya ang suspect. Yung pala, bantay sa lakay. Resibuhan natin yan. Pabagsakin man ang maraming problema, lagi pa rin tayong babangon. Unang hirin! This is Bobongas! All these and more this October on GMA Pinoy TV. Some of the episodes of Pulang Araw and Widow's War. Ayan!
Then catch up on demand on iWantTFC when you subscribe to the GMA Pinoy Bundle. More than just entertainment, it's the home of global Pinoys. Subscribe now and enjoy the full Kapuso experience on iWantTFC. What annoys you the most? Marami pong bagay eh. Talaga? Siguro ano po ba? Siguro po, kahit ano po, kahit the simplest things. Mm-hmm. Siguro yung ano, pag nagsi-CR, tapos syempre yung toilet bowl. Tapos hindi pupunasan or ano. O kaya, kuwari, may nakababa yung seat. Tapos, nagigigil ako. Peeve ni Pablo yun. Mabilis ka bang magalit, mainis? Depende po. Depende. Kuwari, let's say, naka-work mode ako. Parang dapat work mode lahat. Pero pag lumalayo na dun sa parang nagbibiruan na or maingin na, hindi na nagagawa ng tama yung kailangan gawin, medyo naanoy ako. Pero na-control ko na po siya before. Tapos before din, meron akong kumari nawawala sa tono. Hindi ko po alam, automatic na gagiba yung expression ko. Tapos parang, pero nabago ko na rin po siya. May pagka-usi ka ba, Pab? Medyo po. Gamit mo, kailangan, walang gagalaw, yung mga ganon? Opo, number one yun. Tapos bago ako magtrabaho, kailangan maayos yung gamit ko. Yung mga damit mo naman, Pablo, hindi man yung color-coded. Na lahat puti, hanger mo, isang kulay. Ganun din po. Parang na. Black, tapos dito, color. So kung iinisin ko pala si Pablo, yung gamit mo, gaganonin ko lang. Tapos... Hindi, pag okay lang po minsan. Pero pag nasa pero kapag lang, umalis na, itutuwid mo ulit yung mga gamit. Parang natutunan ko na siya kasi hindi naman lahat ng tao alam yung parang personality mo, yung mga ayaw mo sa buhay. Mm-hmm. Talagang, sige, gawin mo naman yan, tapos mamaya ayusin ko. Kung may song ang SB19 na i-dedicate mo sa grupo, ano yon? Gento na lang po. Kasi yung Gento po, storya po talaga namin yun eh. Hindi man directly, pero yung Gento po kasi, hindi, Crimson na lang po. Okay. Bago-bago. Oh, well, okay. Yun po, yung Crimson po kasi, it's about parang blood, sweat, and tears. Yung journey po ng SB19, hindi talaga siya naging madali kasi nanggaling kami sa maliit na kumpanya. Tapos most of the things that we did before, talagang self-produced siya. So kami po, wala kaming mga producer, wala kaming songwriter, wala kaming taga-turo ng sayaw. So lahat po yun, inaral namin from scratch para naman magawa namin kung makapag-release kami ng music. So talaga pong blood, sweat, tears po yung inalay namin para maarating itong status namin ngayon. Sinabi mo yung blood, sweat, and tears, no? Na-imagine nyo ba na magiging ganito na kayo kalaki from when you were just starting? Well, meron po kami, syempre sabi nila, mangarap na malaki. Meron kaming pangarap na malaki. Pero every time na nag-work kami, pumapasok kami sa studio, yung tingin po namin, yung nasa harapan lang. Kasi for us, mahalaga na i-improve mo yung sarili mo, tumingin ka sa harap. Tapos work your way around. Kasi minsan po, nakaka-overwhelm pag masyado mong iniisip yung malaking bagay. Hindi mo na alam kung sa magsisimula, hindi mo alam kung tama pa ba yung ginagawa mo. Tapos isa pa doon, yung parang makukumpare mo yung sarili mo sa ginagawa ng iba. So yun po yung mga bagay na ina-avoid namin. Kaya araw-araw, parang routine yung ginagawa namin just to improve ourselves. Mm-hmm. Minsan nakakapagod kasi nakaka-umay, paut-ulit yung ginagawa mo. Pero meron siyang purpose. Tapos hindi ka dapat mag-shortcut. So yun lang po yung tinitingin na namin. Kung makakausap mo ang younger self mo, ano ang sasabihin mo sa young Pablo? Tanda mo good job siguro. Good job, you did great. Pag-igihan mo pa. Ano ang feeling mo na may mga bata na gustong mag-break din sa industry, ikaw ang magmo-mold sa mga yun? Sa totoo lang po, sobrang honored ako ngayon at napili akong bilang coach. Yung status ko po ngayon sa era ko ngayon or sa kalalagayan ko ngayon, gusto ko talagang i-share yung knowledge na natutunan ko. And yun nga po, sa 1G po kasi naghahanap kami ng mga new talents. So talagang nandun na po ako sa stage na nagigigil ako, na very excited ako na ma-meet ng new talents na very passionate people. Naka-help din naman po talaga yung journey namin with SB19 kasi iba po eh, mahirap maging leader eh. Mahirap na kailangan alamin mo lahat ng personality ng mga tao. Iba't iba sila ng learning curve. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, galingan mo, bakit ang tagal-tagal mo matuto? Hindi ganun eh. So, feeling ko, right now, I'm equipped to be able to teach them and maximize yung
potential nila or yung knowledge na pwede nilang matutunan from me to be able to sing well, perform well in front of people. Ready ka na ba kay Coach Tel? Ready ako kay Coach Tel, dati pa. Hindi yan uubra sa akin. Kung maingay yan sa last season, ako tatahimik yan. Message to the global Pinoy fans na inaabangan ka sa The Voice Kids. Para po sa lahat ng global Pinoy fans talagang sumusubaybay sa The Voice Kids, maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Ako po si Coach Pablo at makakaasa po kayo na gagalingan namin at ibibigay namin ang the best performance ng The Voice para sa inyo. Harapin pa ang bukas,